guys! Good morning! Welcome back ulit sa aking channel. Ayan. Ngayong umaga, magagawa tayo ng ating mga gawaing bahay habang tayo ay nagkikwentuhan. Ayun, ganyan naman tayo mga kamami. Double purpose tayo. Ayan. Una natin gagawin ay magbibilang ako ng barya kasi bibili tayo ng ating pang ulam kasi may pasok na tomorrow, dapat tayo bibili ng ulam para bukas ano na ako, kasi kapag bumibili ng mga bilihing ano, kukuha tayo ng barya kasi bibilangin natin. Pagka bibili kasi ako ng ulam today, kasama na ano para tomorrow ano uulamin ng aking mga estudyante. Dapat kasi maaga akong gumigising, guys, para sa pagluluto ng kanilang baon. Kasi yung panganay kong nag-aaral ng kolehiyo ay 5:30, dapat nakaalis na siya. Wala pang alisais, kaya bibili tayo ng ating mauulam. Ito, wala pang alisais, pero ang araw ay medyo ano na siya. Mainit na tingnan. Hindi na malamig. Iba na yung ano. Ayan. Morning, lakad tayo mga kamami para sa ating ulam. Sa ulam for tomorrow and today. Dito ako nakatira. Aking mga asong nag-anit, linisin ko pa yun eh. Wala pa akong time. Ang aking halaman sira-sira na. Yan. Linisin ko yan. Ito pang isa kong alaga. Napakaharot. Sobrang kaharotan. Anak. Yan. Kasi yan, nilalagay ko sa akin na biling mga. Siyempre, yung ating sinchot na maya, meron pa ako yung ano, repulyo. Kaya na lang kasi kapag yung binakot, medyo masisira na. Para sa aking husband yun. At saka, ilalagay natin ang century. Ayan, lagay natin yun dun sa repulyo mamaya. Magigisa natin. Ayan. Siyempre yung ating pampalasa sa ating ano, sa ating bumili kasi ako ng nito yung yempo. Itong yempo na to para for tomorrow's ulam pa yan kasi may pasok na. Yan, i-ready ko yan. Dapat ibabad natin. Siyempre una nating dilinisin yung ating chicken. Yan. Pinapatay ko kasi yan, guys, kasi ano, yung tubig natulo, hindi ko pa napagawa. Dito ko ilalagay yung aking bababad ko din kasi siya, guys, yung ating chicken kasi
Kasi ito yung ating lunch mamaya. Lunch na ulam. Alam. Mag-ano tayo? Pritong chicken. Kasi inin ang ating mga aso. Mainin talaga yung siya, no? Lapid. Yun yung bago kong alaga. Wala pang ano yun, guys. Wala pang ayan. Siyempre, yan kasi kapag nag-aano ako ng nagpiprito ako ng manok, nilalagyan ko muna yan ng ano, binabad ko muna yan. Nalagyan ko yan ng pampara lasa na. Maglalagay din ng asin. Ayan, asin na natin yung ating chicken. Kunting asin. Ang yan ako kasi talaga magsisarap. Ayan, naglalagay ito naman sa sarap niya. Babapad ko siya, guys. Kunti lang. Kunting magic sarap lang, guys. Asin. Itong palasa niya. At pamintang pino. Nag-ano ko ng pamintang pino? Binababad ko siya. Pamintang pino. Kasi magpalasa ka. Manok. Gusto ko yun sa may ano. Pampalasa. Pampalasa ng ating chicken. Para pagprito mamaya, mabango. Yan, mabango yan, guys. Tsaka maglalagay ako ng ano, yung garlic. Dudurugin ko ng maliit siya. Bababad din natin sa ating chicken. Masarap, mabango kasi siya. Mabango. Mabango yung ating chicken kapag nilalagyan natin ng garlic. Pero mas maganda kung may garlic powder kayo. Garlic powder na lang ilagay nyo para hindi na kayo mag-gaganito, mag-grilli pa. Siyempre, lalagay na natin dyan. Ayan, ganyan lang yan, guys. Oh. Ganyan. Iba, napakadali. Madali lang siya. Ayan, tapos ito, ibababad natin ng 30 minutes. Ay, hindi lang 30 kasi mamaya pa naman ako lunch. Mga, magluluto ako mga ano pa, mga 1, mga 12. Kasi mga 1:31, ganun kami kakain. Kaya alas 12 para mainit pa. Masarap yung pagkain kapag mainit. Siyempre, iba, takpan natin yan at ilalagay natin sa rep. Na marinate natin yan. Diba? At ang aking ito, ang aking ano to, yem po binili ko. Dito natin ilagay kasi bukas ko pa. Ibababad ko dito, guys. Bukas ko pa kasi yung lulukuin. Pina-slice ko na yan, guys. Pang adobo. Sige. Maliliit lang. Ating yem po. Ito naman, imamamarinate natin to. Mahaba-habang marinate. Mas masarap kasi kapag kayo matagal mong imamarinate. Wow. Madaming ano. Yung lasa talagang nanonood doon sa laman naman. Sa ilalim ng pork. Ito naman, bukas ng umaga, mga 3:30 ako gigising. Para sa baon ng aking mga estudyante. Ngayon yung mga estudyante, kaway-kaway yung mga mami dyan na nagluluto ng almusal sa kanilang mga anak. Ayan, saludo ako sa inyo mga kamami. Kasi ganyan naman talaga tayo, hindi kagaya nung tayo ay nag-aaral, nung tayo yung mga estudyante pa. Hindi naman tayo ganyan. Yung mga nanay natin, hindi tayo ganitong pagtrato natin sa ating mga anak. Hindi sila ganoon. Kaya tayo ay naging responsable na din. Marunay tayo. Yung ano. Kumbaga, naranasan natin yung mag-aaral tayo na sarili lang natin yung kilos natin. Diba? Ay, ngayon naman kasi, tayo naman ay nag-evolve.
nag-iibig na ang panahon. Gusto ko naman yung mga anak ko, kaya lagi ko naman talaga sa kanila yung sinasabi. Mayroon ako yung mga ginagawa. Papasok na lang kayo sa school. Mag-aaral na lang kayo ng mabuti. Para sa inyong pinupasan. Yung lagi kong pinapaalala sa kanila. Kasi gusto ko naman nilang maranasan yung hindi ko naranasan na sana makatapos sila ng maganda, ganda. Makakuha sila ng kurso. At maiba naman yung kanilang mundo. Maiba naman yung kung sila magkakaroon ng pamilya. Mapibigay nila ang gusto nilang ibigay. So, yun lang talaga yung purpose ko. Kaya ko talagang ako, lagi ko. Ayan, ibabara natin ng toyo yung ating tempo. Lagi ko talaga pinapaalala sa kanila yan. Na gusto ko naman na iba yung mundo nyo. May kayong magkakaroon na kayo ng magandang buhay. Kasi sa ngayon, yung mga kapag wala kang nag-aralan, wala kang matapos. Mahirap na kasi yung buhay ngayon, guys. Kailangan ka na ka talaga. May edukasyon. Edukasyon ang lagi nating kung magaling doon tayo, mamumuhan sa kanila ng edukasyon. Para din sa kanila yun. Diba mga kamami, ganyan naman talaga tayong mga kamami, kahit anong puyat man yan, basta para sa ating mga anak, kailangan nating tiisin. Makikita lang natin sila na masaya at magtagumpay sa buhay, masaya na din tayo. Yun yung aking, yun lang talaga yung iniisip ko na yun, kasi hindi naman namin sila mabigyan ng magandang bukas, magandang buhay, kasi nga, kumbaga kami ay, ang kaya lang namin maibigay sa kanila ay kanilang edukasyon. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, mag-aral. At kami hanggat kaya pa kayong pag-aralin, mag-aral kayo para sa inyong kinabukasan. O, diba? Ang ganda ng dapat talaga tayong mga magulang ang siyang lagi natin silang ina-advisa ng ganyan, kasi ayaw naman natin silang mapariwala, di ba mga kamami? O hanggang sa muli kong mga videos na ina-upload, thank you guys sa lagi niyong pagsusubaybay sa aking channel at lagi niyo akong nandiyan kayo palagi kapag ako ay nag-upload. Hanggang sa muli, bye-bye!